Magandang hapon mga kabusing. Ngayon ay araw ng Linggo, September 1, 2024. Itong araw ng Linggo, ito yung inaasahan ng mga QGC doon sa Luwasang Bonifacio na ngayon dudumugin ng tao ang kanilang ginagawang rally. Kaya tayo napagdesisyonan natin ngayon na pumunta ngayon ng Luwasang Bonifacio para makita natin aktwal kung anong nangyayari. Kaya ang gagawin natin plano ngayon pagdating doon, kukuhan natin lahat yon, lahat ng paikot. Siguro mga bawat isang oras, kukuhanan natin yung video, yung paikot na yun ng Luwasang Bonifacio para makuha natin kung ano talagang tunay na nangyayari. Para kitang-kita ng mga tao kung gaano ba talaga karami ang inaasahan na pupunta ngayon. So yan ang bantayan ninyo mga kabusing, yung gagawin nating pagbibidyo ngayon dyan sa Luwasang Bonifacio. Kaya wag naman ninyong kalimutan na mag-like and share at saka siyempre mag-subscribe na rin kayo para anumang mga bagong video natin agad po ninyong nakikita. Luwasang Bonifacio dito sa KOGC. Kung makikita po ninyo itong paligid natin, umuulan. Pero kahit umuulan, makikita ninyo na mayroon pa rin mga tao. Yung iba, yung nandun sa pinaka-front ng states, mga nakapayong sila. So, siguro, kung medyo itila pa ng ulan, medyo dadami rin siguro. Kaya ang gagawin natin ngayon para makita ninyo ang buong paligid nitong Luwasang Bonifacio, kukuhanan natin siya ng camera. Iikutin natin to hanggang doon sa front. So tingnan natin. Thank you.
Kanina po dumating tayo dito ng alas 4. Pero kung gagamitin mo tayo dito, ipinakita ko sa inyo yung video kung yung sitwasyon na nangyayari dito sa Liwasang Bonifacio sa sinasagawang rally ng KOGC. At ngayon po, gusto po natin ipakita. So ngayon, alas 5 na ng hapon, isang oras na tayo, muli na naman tayong iikot dito sa Liwasang Bonifacio para ma-update kayo kung dumami pa yung tao or kumunti yung tao or walang nadagdag na tao. So, abangan ninyo, iikot na naman tayo muli dito sa Liwasang Bonifacio. So ganun, patalastas muna ako para maiba naman yung ating pandinig sa tainga. Iba pandinig sa tainga. Paghahandaan lang natin ito mga kaibigan. Kung sakali pumutok ang gera, ang ating sundalo, wala pang utos ang presidente. Pero marami na mga foreigners, allied forces. Ilan na yung allied forces na rito sa loob ng Pilipinas? More or less 40,000. Ha? Ang dami na nila. Anong gagawin nila sa Pilipinas? Ha? Allied forces. Pag sinabing allied forces, hindi lang Amerikano. May hapon, may ibang mga daw sa Australia. Ha? Nandito sila sa Pilipinas. Sabi nga ng mga expert, proxy war ang Pilipinas. Proxy, tayo ang magiging basihan para magkira ang buong mundo. Tayo ang gagamitin nila. Ha? So yan yung problema natin kung sakaling pumutok ang gera sa Pilipinas. Sa mga barangay, magbuo na kayo ng mga grupo nyo. Isang pamilya, magkamag-anak, sampu kayo, sampu-sampu, grupo-grupo. Tapos may lilitaw na commander ng Filipino Guerrilla Forces, FTF. Doon kayo lumapit sa kanila kasi may instruction na kami sa kanila. Ano ang gagawin? Ang gagawin lang natin, pantayan ang ating pamilya, papantayan lang natin ang barangay. Yun ang mission natin. Family in barangay. Once
pinoprotektahan natin ang barangay. Buong Pilipinas tayo naprotektahan natin. Okay. Hamon ko, General Torre. Patapag siya, di ba? Kasi ako sanay maglakad sa kamundukan, nagdalawa lang kami, naghahanap ng kalaban. Nagbubiyan ng taong bayan. Hinahamon mo si General Torre, talaga natapang siya. Diwata! General Torre! Diwata! Ang oras ngayon mga kabusing alas 6 na hapon. Ito yung update na nangyayari ngayon dito sa Luwasang Bonifacio. Makita ninyo mga kabusing, simula kaninang mga alas 5 hanggang ngayon alas 6 na wala nang personalidad na nakikita dito. Ang iniintay natin yung mga taong may mga personalidad ng mga politiko, pero wala tayong nakikita. Simula kanina, simula kaninang mga alas 4, ito pa lang yung nakikita natin na nagsalita ngayon. So, abangan ang update mamayang mga Luwasang Bonifacio. Ito ang lagi ninyo nakakasama. Yeah.